Hello guys, welcome to my YouTube channel and this is Rog. And on this video, i-share ko lang sa inyo kung paano ko ba in-update yung roster nung 2K20 na Android games no ng NBA. Kasi hanggang ngayon wala pa rin NBA 2K22 na nire-release sa Android. So, nawa ako nag-manual lang ako. Manumano yung pag-trade at saka pag-assign ko ng mga players sa ibang team. So, ayan sila, no. Tinry ko yung mga nasa tutorial sa internet, sa YouTube, yung regarding dun sa mag-install ka ng virtual expose, tsaka yung ibang application, para hindi ka na mapagod. Kaso, hindi ko lang alam, for some reason, nagko-close kasi yung games habang nag-games ako. Nagka-crash siya. Hindi ko alam kung dahil yun sa phone ko. Yung phone ko pala is Samsung Galaxy S9. So 6GB na to. Pero 'yun pag nilalaro ko yung ginawa nilang parang nagko-close yung application, nag-exit siya. So ginawa ko na lang ako na lang yung naglipat-lipat ng mga player sa ibang team. So ayan sila. Bale, yung ginawa ko guys, nag-research ako sa internet, sa Google, yung mga updated roster ng lahat ng teams, no? And then, yun, nilagay ko sila sa isang, sa Microsoft Excel para may kopya ako. So, on this video yan, ipapakita ko sa inyo yung Microsoft Excel na ginawa ko. So, ayan siya, no? December 4 nung nag-research ako ng updated roster. Ayan. So bali yan no. So yun yung jersey number nila, tapos yung player, then ayan yun yung team nila ngayon no. Halimbawa yan sa X-Sixers yan. And then yung mga ibang players na wala sa yan. Bali sa 2K20 natin games, yan yung ibang player yan. Halimbawa yan si Seth Curry, nasa Dallas siya. So ibig sabihin si Seth Curry, ililipat mo siya sa Sixers from Dallas. Yan. Tapos yun, si Drummond, si Green, si Niang. Yan. Nasa ibang sila. Then, dito naman yung mga i-release mo na players sa 76ers mo. No? Sa Sixers. So, yan yung mga player na pwede mong i-release kasi wala na yan sa updated roster ng Sixers. Pero nasa 2K20 mo. Yan. So, bago mo i-release yung mga 'yon, make sure na yung mga players na nasa Sixers ililipat mo muna sila sa ibang team. Ganito siya, no. So ilagay ko muna yung mga players na from other team na ilalagay ko sa Sixers. Ayun. And then bago ko kukunin yung mga 'yan, syempre maaaring mapuno ng players yung team, hindi na sila magkakasya. So yung mga players sa 2K20 mo na sa team ng Sixers sa 2K20, check mo muna kung saan mo sila ililipat. For example yan, si Horford, no? Nasa 2K20 sa Sixers siya, pero ililipat mo siya sa Boston. So ibig sabihin yan, bago ka mag-release dun sa mga players na i-release mo, i-release mo muna si Horford tapos ilipat mo siya sa ibang team. Kung wala siya dun sa mga nasa listahan mo sa gilid, so hindi ka makakapag-trade, talagang i-release mo siya. And then, yan, si Richardson, no? Kailangan mo siyang i-release. Kasi wala din naman siya sa mga team na kukuha ka ng players. Then, ayan, si Burks. Ayan. Kailangan mo yung i-release kasi mapupunta niya sa New York Knicks. Parang ganun. So, ayan, no? Then, last yan, si Neto. Ayan. So, apat yung mga players na i-release mo, then, ayan. Kukunin mo yung mga players na yan. So, bago ka mag-release ng player, yung nasa, sa right side, make sure na nailabas mo rin yung mga players na kukunin ng ibang team or ililipat mo sa ibang team. Yan. So next yan sa box naman yan.
yan yung mga teams kung saan mukukunin yung mga yung ibang players. So for example yan, no, nilagay ko sa gilid, kukuha ka sa Memphis, sa Lakers, sa New Orleans, Portland, Boston, tsaka New York Knicks. So bago ka mag-release dun sa mga nasa ano, the list players, tingnan mo muna sa Milwaukee Bucks kung sino yung mga malilipat sa ibang team. So, for example yan, si Bledsoe, no? Sa 2K20 games mo, wala na, nasa Bucks siya. So i-release mo siya kasi ililipat mo siya sa Clippers. Yan, no? So then, ayun, si Brown, no? Kailangan mo rin siyang i-release. Ayan, si Lopez, kailangan mo siyang i-release. Kasi malilipat na siya sa ibang team, wala din naman siya sa mga team na kukuha ka ng players, kaya hindi ka makapag-trade. Ayan, si Brown din, ganun. Kailangan mo siyang i-release kasi ano, nasa sa ibang team na siya. So yun lang, no, yung tatlong yun. And then, pag nirelease mo yun, yan, kukuha ka ng mga nandyan. Ayan, sa Memphis, kukuha ka sa Lakers, sa New Orleans. So, pag napuno yung ano mo, doon ka magre-release doon sa mga nasa gilid. Sa Machu, Ilasova, yan, si Korver. Yan. Pag umaabot na sa ano, 15 players yung ano mo. Then next yan, parang ganun din, ganun lang guys. So sa Chicago Bulls yan, sa new, yan yung mga team, nakukunan mo yung mga players, no? So si Ball nasa New Orleans. So bago ako mag-release ng player, check mo muna si yung sa mga sa Chicago Bulls kung sino yung mga tatanggalin mo na yung mga naglilipat sa ibang team. Yan si Markkanen yan. So sa ibang team na siya, sa Cavaliers. Ayan, no? Yan, si Wendell Carter Jr. Sa Orlando Magic na siya. So, sa mga teams na kukuha ka ng players, guys, nandiyan si Orlando. So, yan, sa Orlando Magic, kukuha ka din ng ano yan, ng players na pumapupunta sa Chicago Bulls. So, since si Wendell Carter, mapupunta siya sa Orlando Magic, magti-trade na lang. Iti-trade mo si Wendell Carter from Chicago Bulls to Orlando Magic. Tapos, kukunin mo sa Orlando Magic si... Check natin. Ayun, si ano, si Vukovic, yan, hindi ko alam yung pronunciation, isa yan. Sa Orlando Magic, kukunin mo si, yan, si Nicola, then, ititrade mo siya doon si, ano, si Wendell Carter. So, at least, hindi ka na magre-release, tapos, kukunin mo sila sa free agent. So, ititrade mo na lang sila. Ayun, no. So, maganda rin na i-check mo muna yung, ano, yung mga players ng Chicago Bulls na ililipat sa ibang team. Ayun din, yun si Thomas. Sa Chicago Bulls siya sa 2K20. E kukunin mo si Ball, dadalhin mo siya sa Chicago Bulls. Sakto naman, si New Orleans, may makukuha siya sa Bulls na si, ano, si Thomas. So, yun, itatrade mo na lang silang dalawa. Parang ganun. And then, yung mga wala, ayun, parang doon ka na mag, ano, doon mo na i-release na lang. And then ililipat mo sa ibang team. Yun din yung mga ano, yung mga team na nandyan sa Chicago Bulls. Yan, ano mo sa iba, ano, sa ibang team. So yun guys, no. Yan, yan yung mga ano, sinave ko na roster. Updated yan hanggang as of December 4, no. December 4 ko kasi kinuha yung mga yan, yan. So yan yung team, yun yung jersey number nasa gilid, yung player. And then yung position nila, then yung team. So yung team, halimbawa yan, no? Boston Celtics. Tapos yung 2K20 source yun. Kung saan mo kukunin yung mga players na ililipat mo dun sa team. Halimbawa yan, sa Lakers yan. Sa Charlotte mo na kukunin si Batum, ganun. Yan. So Steve Adams, kukunin mo siya sa Thunder, lalagay mo siya sa Grizzlies. Yan. Ayan. So, ganun lang yan, guys. Then, yan, no? I-screenshot nyo na lang kung gusto nyo. Medyo nakakapagod to. Sa totoo lang, no?
sinyaga ko lang. And ayun, no, kasi yun nga, tinry ko din yung ano, na-follow ko naman yung dun sa Virtual Expos at na-ano ko naman, na-update ko naman yung roster ko. Magaling sila dun eh. Mag-install ka nga lang ng mga application. Yan nga lang yun, nung naglaro kasi ako, nung nilaro ko siya. Naglaro ako ng isang beses tapos na ano siya. Nag-exit yung application. Hindi ko alam kung hindi kaya ng phone ko or what, no. So, yun. Parang hindi ako comfortable doon. Kaya, in-install ko na lang din yung ano, yung ginawa ko yun. Then, eto na lang yung ginawa ko. Manumano talaga. Ayan, halimbawa yan si Jeff Green, no. Sa free agent na lang. Free agent siya. Ibig sabihin, sa free agent mo siya kukunin. Ayan. So, ganun lang siya, guys, no. Ganun ko lang siya ginawa. So, sa 2K20 source, yun. Yun yung ano kasi. Yun, dun mo kasi kukunin talaga yung mga players. Then, yun lang. Please note lang na ano, before ka magre-release ng mga release players, yung nilagay ko doon sa release column, before mo sila i-release, make sure na inuna mo yung mga ano, yung mga player sa team na malilipat muna sa ibang team. Parang sila yung muning yung nang i-release mo bago yung mga nasa release column, para hindi ka mga ano, magkulangan ng ano, ng player sa ano mo, sa isang team. Ayan. So yan guys, ganun lang siya. Ayan, no? So kung gusto nyo ganyan din din gawin nyo, so ilalagay ko na lang ano, i-screenshot na lang yung mga ano, yung ginawa ko ngayon, yung mga Excel. O kaya i-PM niyo na lang ako para dun sa ano, sa Excel file na ginamit ko para sa ano, para ma-assign ko sa ibang team yung mga players at ma-update natin, ma-update yung roster ng kada ano, kada team. So yun lang. So the Lakers win the tip. Here's Rondo. LeBron James on the wing. The Lakers rebound. LeBron right side. Jacks up a three. Here's Davis. And he was fouled in the act of shooting. Chance here now for a three-point play. And something else you can't forget about is this shot. I mean, he's an intimidator down low.